gabi po sa atin mga sir. Magandang gabi po sir, tuturo ko sa inyo kung paano mag-open line sa bibran ng Huawei 96 ng Globe. Ano sa lahat sir? Tayo natin yung modem natin sa buksan natin. Isang mabilis ang gupit lang po sir. Ano sa lahat sir? Install nyo muna yung mga driver natin yan sir. Para din na tayo magka-problema. Kasi hindi ko siya detected pag wala pa pong driver. Hindi ko siya gana. Yan sir. Susunod natin yung gawin is ja-jumper po natin siya. Kuha na po kayo ng pan-jumper niya sir. Yung gamit ko sir is soldering lead. Yan. Jumper niya mayigi sir. Dapat hindi po siya ilaw pagsaksak ng power ranger. Dapat walang ilaw sir yan, walang ilaw, success. Remove natin yung jumper, saksak natin yung USB cord natin. USB to USB po yun sir. Saka punta na tayo kay balong, kahit tabalong mga sir. Kaya natin mag-load hanggang 100%. Pag nag 100% na po yung balong, ilaw na po yung power lead natin. Ayan sir, open natin yung device manager kung detected na ba sa yung PC interface na port natin sa 96. Ayan, COM number 4 yung modem natin sir, nasa COM number 4. Open natin yung flasher mga sir. Sa lahat po pala ng naka-experience ng pag-flash nyo tapos nag-beat ng module nyo pagkatapos mag-flash kahit successful, turo ko rin sa inyo sa susunod na video sir kung paano po yun ayusin yung soft brick ng 96 EK yung power lead on eh. Madali lang yung ayusin sir, wala nang paligoy-ligoy eh. Yan sir, tayo naman matapos natin sir. Kung natapos yun sir, is power na po yung iilaw. Tayo na lang po natin hanggang matapos. Upload mo lang lahat ng kuwan sir, yung lahat ng sangkap nito. Check na lang sa description yung mga tools na lang gamitin. At saka libre lang itong makukuha sir. Huwag kayong magpapaloko na nagpapabayad ng mga firmware kasi libre lang naman ito. At yung ginamit natin firmware sir is yung Zen na modified ni Sir Junel. Salamat po Boss Junel sa firmware mo. Ang kaibahan po nito sir is naka-unlock na po yung 2500 na frequency ng Globe dun sa ibang firmware na hindi po modify, hindi po naka-modify. Sir, malapit po sir. Ang susunod natin yung gagawin dito is yung pag-unlock kasi yung mga step dito is debranding pa lang po. Bali, papalitan niya yung firmware ng Globe ng firmware ng Huawei mismo. Pero kaso modified na siya. At ito, pwede nyo na itong saksakan ng SIM ng Globe. Pero pag smart, hindi pa. Device lock pa ito pag sinaksakan nyo ng smart. Kaya susunod natin yung gagawin is open line ito sir. Tapos na po siya sir. Power na po yung ilaw. Close na natin yung flasher. Restart natin sir. Tanggalin nyo yung USB cord, saksak nyo ulit yung power, lap na kasaksak yung LAN nyo sir, para sa susunod natin gagawin na pag-unlock mga sir. Relax na po sir, kaya nyo yung mga sir, magmabilis na to at madali lang, wala nang paligoy-ligoy. Susunod
thing you open, sir, is yung additional script or yung easy unlocker. Press lang po natin yung number 1. Number 1 lang po, sir. Try lang po natin mag tapos siya. Pag natapos na, auto-remote yung modem natin. At saka yun, open line na po siya. Pwede natin saksakan siya ng SIM ng Smart Bro. Pag nag-error po siya, sir, open nyo na lang ulit yung easy unlocker, sir. Pag nag-error, siya, hindi siya mag-reboot. Dapat okay po yung lalabas. Yan, error, device not found. Ulitin natin, sir. Dapat okay po yung lalabas at mag-reboot po siya ng kusa. Error pa rin, sir. Dito natin. Ayan, sir. Okay. Successful po yung pag-dedebra natin at sa unlock. Try na lang natin, sir. Saksakan natin ng SIM card. Ito, sir. Smart po ito, sir. Smart SIM. Try na natin mag-reboot, sir. Sir, successful po yung pag delivery sa unlock natin, sir. Nag-signal na po siya, sir. Thumbs up. At sa susunod natin gagawin, sir, is yung pagpapalit ng firmware. Open muna natin, sir. Check natin yung status niya. Yun, sir, successful po siya, sir. Already po, username password, sir, is admin lang. Kung hindi kayo makapasok, reset nyo na lang, mga sir. Susunod natin gawin, sir, is yung pagpalit ng firmware, sir. Patayin muna natin to, sir. So, jumper natin ulit. Cha-jumper. Saksak natin yung USB cord natin, sir. USB to USB. And sir, yung firmware natin ginamit is yung Zen. Papalitan po natin ito ng firmware ng South Africa. Open mo natin si Balong, mga sir. Tabalong. Tayo na 100%. Ayun, press CNK. Check natin sa device manager kung lumabas na po ba yung COM ng PC interface.
sir, nasa COM number 4 yung PC interface natin sir. Open na natin yung flasher natin sir. Yung gamit ko dito yung firmware, ito yung .bin ng South Africa. Yan, enter natin yung COM number 4 PC interface natin. Tignan natin matapos hanggang 11 po yan sir. So power na lang po ilaw pag natapos. Like na lang po yung video natin sir, at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel sa mga para sa mga marami pang video susunod na lalabas natin tungkol sa mga modem ng 936 at mag-repair nito sa yung Stuto, kung paano i-repair yung soft brake ng Stuto. Sige sir, paki-like na lang po sir, maraming salamat mga sir. Yan, lapit matapos mga sir. Hintay-hintay na lang mga sir. Kunting pagtitiis na lang. Ayun. Dapat power na lang yung ilaw sir. Yan, power na lang. Close natin yung flasher. Pangalay natin yung power sa yung USB cord. Salpak ulit yung power. Power. And sir, ito yung internet on the go, yung luma natin firmware, yung una natin in-upload kayo na. Sorry po sir, si Boss Jewel 22 po pala yung may-ari ng modified na firmware natin sir. Siya po yung nag-modified. Isa rin siyang kasapi ng symbianize.com sir. Siya rin siya sa mga Symbianizer na membro na ngayon ay mobilaryo na. Check natin sir kung nabago na ba yung firmware natin. Shoutout pala kay Boss Jewel dun sa firmware tsaka yung tools na pinakamadali sa lahat. Jewel 22, maraming salamat bossing. Kaya to sa mga baguhan lang sir, kaya tong gawin ng mga baguhan yung hindi pa naka-experience ng pag-unlock sa Libran ng modem ng 936. Yan mga sir, hindi ako makapasok sa admin, re-reset ko lang sir. Pag nag-reset kayo sir, dapat patay yung ilaw sir. Kukusang pumatay lahat ng ilaw sir, huwag niyong bitawan kung magre-reset kayo ng 936. Ayan, pwede niyo nang tanggalin yung pang-reset niyo. Subukan natin ulit sir kung ma-access na ba natin gamit yung default na username password ng admin sa admin. Yun, successful po mga sir. Bali itong firmware sir, update nyo lang to sir. May update po ito sir, magiging stable po siya pag na-update mo na sir. Dapat may load yung may load po yung SIM card nyo kasi yung update is nas more than 60 MB po yung update niya sir. Sa update dapat may load yung SIM card nyo para ma-update nyo. Yan, to 63.6
77. Hayaan nyo lang po siya mag-update, mamatay siya, tapos parang mabibreak yung modem nyo. Iwan nyo na lang yun hanggang bumalik siya sa bumalik siya, mag-boot siya yung ulit. Huwag nyo nga munang galawin pag nag-update siya. Yan po sir, ito po, dito po natatapos yung tutorial natin. Huwag kalimutan mag-like at subscribe sa ating channel sir. Maraming salamat po at magandang gabi. Ciao!